Ito na po yung ating 60 days old na macho F1 sweet corn. So malapit-lapit na po yung harvest natin. Hello po at magandang hapon sa inyo. Just a quick update. Ang ating mais ngayon na sweet corn macho F1 ay 60 days old na. So 10 days more na lang, or mag-adjust tayo ng isa or dalawang araw, hanggang 72 pwede na tayong magpa-harvest nito. Ito na po yung ating 60 days old na macho F1 sweet corn. So malapit-lapit na po yung harvest natin. So hopefully maganda ang kalabasan nito. As you can see, malalaki naman po yung bunga ng ating mais. 60 days pa sila ngayon, so may natirang 10 days pa para makabuo ng laman. Sa kapa ko may buto naman hanggang dito, so okay naman, may buto hanggang dito, so magpapalaki lang siya, pabilog para kalaman. So hopefully makabawi tayo sa ating puhunan dito. So bihira lang po yung losing ng sa pagtatanim ng sweet corn, basta't may buyer kayo. Ang laging tatandaan sa pagtatanim ng sweet corn dapat may naka-tie up ka ng buyer, kasi mahirap magtanim ng sweet corn nang walang buyer, kasi yun nga, baka abutan kayo ng gulang or hindi na pwedeng kainin, kasi ang sweet corn maximum lang ng 75 days. Pag lampas ng 75 days niyan, wala na. Hindi na po yung nung tawag dito sa Tagalog, sa Bisaya, kupos na. Hindi na siya lalaki. Yung butil niya, hindi lalaki. Unlike sa yellow corn na titigas. So, yun lang po ang ating sweet corn. Malapit na mag-harvest. 10 days na lang. So, bago sa ating channel, please subscribe at panoorin niyo po yung ating mga farm activities. Yung kailan tayo nag-abono, naglagay ng pulyar, at kailan yung second abono natin, anong klaseng mga chemical yung ating ginamit sa pag-spray, at kitang-kita nyo naman, walang gaanong tama or pinagkaina ng uod. So maganda po yung ating pest and disease control sa ating tanim na sweet corn, gaya din ng dati ng ating yellow corn dati. Kung nasusubaybayan nyo yung ating mga video, ganun rin yung mga chemicals na ating ginamit at saka pulyar. May mga iniba lang tayo ng konti, pero halos magkaparehas lang. So ito, bandang doon, medyo taas-taas ang damo, pero okay lang yan kasi 10 days na lang at harvest na tayo. So sa mga willing magtanim ng sweet corn, pwede kayong mag-comment at tingnan nyo yung ating Facebook account. I-chat nyo ako. Meron po tayong buyer, lalong-lalo na sa taga Davao del Norte. Meron po tayong buyer. Kung willing kayo magtanim ng sweet corn, PM nyo lang ako sa Messenger at mag-usap tayo. At saka mag-provide po yung buyer natin ng seeds. Ang atin na lang is ang pagpapalaki. So, tignan mo. Dalawang bunga at
malalaki po. So panigurado, class A at class B yan. So magkaparehas ng halos yung laki. Hopefully, maging class A lahat yan. Isang puno, dalawa po ang bunga. So, yun lang. Quick update lang tayo. At saka, pwede pa natin itong isprihan ng Trebaton pang last bukas or sa susunod na araw para madipinsaan yung mga bunga laban sa uod. Gaya nito. Ito, nahuli ito eh. So, most probably, pwedeng pasukin ito ng uod. Dito. Dito ang entry point niyan. Once kasi na may traces ng pinagkainan ng uod, ng sweet corn, eh, di na po bibili ng buyer. So, panoorin niyo po yung ating mga video. At mag-subscribe din. At para malaman nyo, may mga timeline po yung yung ating mga video na ginawa. Naka-playlist na din po kung about sa ganito, sweet corn at saka yellow corn. Kung sa sweet corn, naka-playlist mula pagkatanim, kung ano ang ideal distance from there to there, at saka from puno to puno. Ganun lang. May mga videos tayo. So, subaybayan nyo po yung mga video. Tignan nyo po. At mag-comment lang kung may nais kayong itanong para masagot din natin yung mga tanong na gusto nyong malaman. So, that's all for now. Have a good day and happy farming sa ating lahat.